Wala ka man lang sasabihin. Hana, boyfriend mo yan. At may kasamang babae at may anak na sila. Sa'yo? Ayos ka lang ba? Upo ka muna. Siguro, nag-away na naman kayo ni Renz. Nakipaghiwalay na siya sa'kin. Mas pinili niya pa ang Maylan na yun. Eh, halos wala pa silang isang buwan na magkakilala. Hindi ka na nasanay dyan sa BF mo. Ilang beses ka niya nang pinagpalit. Tapos, kapag nagsawa na siya sa babae niya, babalik na naman sa'yo. Pero iba ngayon, nabuntis niya yung babae. E di maganda, para hindi ka nabalikan ng lalaking yun. Ikaw naman kasi, kahit ilang beses ka nang niloloko, lagi mo pa rin pinapatawad. Pero hindi ko kaya mawala si Renz. Mahal ko siya, Rose. Alam mo, Hana, hindi lang si Renz ang lalaki sa mundo. Marami pa diyang iba. Kaya huwag ka mang hinayang na iniwan ka niya. Alam mo, ang ganda ng mga mata mo, ano? Siyempre, kaya nga na-inlove ka, di ba? Ako ba? Baka ikaw. Ikaw dyan. Pero napakaganda talaga, ano? O, Rose, kaya na pa kita'y naantay. Si Brian pala, BF ko. Rose nga pala, best friend ni Hannah. Sige, ihatid ko lang si Brian sa labas. Uuwi na din kasi siya. Sige. Hana, nung nakaraan lang parang asong habol ng habol kay Renz, tapos ngayon sasabihin mo may BF ka na? Nakamove on na ako kay Renz. At isa pa, mabait si Brian. Mahigit, 2 linggo na din kayo magkakilala. Ilang linggo mo pa lang siya nakilala, tapos sinagot mo na agad? Eh, doon din naman ang punta namin. Kaya, bakit ko pa patatagal eh? Hay nako, yan ka na naman. Basta, kapag niloko ka niyan, huwag kang iiyak-iyak sa akin, ha? Suportahan mo na lang ako. Ayaw mo ba na makita akong masaya? Siyempre, gusto ko. Pero ayoko lang na nakikita kang paulit-ulit na niloloko ng mga nakakarelasyon mo. Huwag kang magalala. Iba si Brian sa kanila. Ramdam ko na mahal niya ako. Basta, mag-iingat ka pa rin. Kilalanin mo muna ng lubos yung Brian na yan. May gusto sana akong sabihin sa'yo, babe. Ano yun, babe? Ang totoo niyan, asawa ko yung tumatawag. Anong sabi mo? Huwag ka muna magalit. Kaya ako nga sinabi sa'yo, dahil ayoko magsinungaling sa'yo. Hindi ko na mahal ang asawa ko. At gusto ko na rin makipag-iwalay sa kanya. Hindi lang ako makakuha ng tiyempo. Dahil may anak kami. Ginawa mo akong kabit? Akala ko pa naman, iba ka sa mga naging boyfriend ko. Mahal kita, Hana. Kaya ako nga pinagtapat sa'yo ang lahat. Dahil ayokong may tinatago sa'yo. Ganon kita kamahal. Kung mahal mo ako, paano na ang asawa mo? Ayokong maging kabit, Brian. Bigyan mo lang ako ng kahit konting panahon para ayusin to. Ikaw ang mahal ko, Hana. Kaya ikaw ang pipiliin ko.
Hanan, hindi ka maniniwala sa nakita ko. Diba si Brian yan? Ano? Wala ka man lang sasabihin? Hana, boyfriend mo yan. At may kasamang babae at may anak na sila. Ibig sabihin, alam mo na? Alam mo na na pamilyado yung Brian na yan? Oo, Rose. Alam ko na. Dahil siya mismo nagsabi sa akin. At ayos lang sa'yo, Hana? Hindi mo kasi naiintindihan. Gusto na niya iwan yung asawa niya. Hindi lang siya makakuha ng tamang oras para sabihin. Dahil iniisip niya yung bata. Naniwala ka naman. Ano ko ba naman, Hana? Umayag kang maging isang kabet? Ako ang mahal niya. At ako ang pipiliin niya. Nahihibang ka na? Kung mahal ka niya, bakit ando siya sa asawa niya at hindi sa'yo? Gumising ka nga, Hana! Dahil nagbubulag-bulagan ka na naman sa pagmamahal mo! Ayos ka lang ba, babe? Hindi ba kita napaligaya? Ano, kailan ba tayo ganito, Brian? Konting panahon na lang, babe. Talaga bang iiwan mo na yung asawa mo para sa akin? Oo. Dahil ikaw ang mahal ko. Nakita kayo ni Rose na masayang namamasyal kahapon. Walang ibang ibig sabihin yun. Ginawa ko lang yun para sa anak namin. Ang totoo niyan, nakakaalata na ang asawa ko sa plano ko. Kaya kami namasyal para maalis ang paghihinala niya sa akin. Dapat inamin mo na sa kanya. Bakit kailangan mo pang kunin ulit ang tiwala niya? Dahil ayokong ilayo niya sa akin ang anak namin. Kaya konting panahon pa sana ang hinihingi ko sa'yo. Oh, Hana, ayos ka lang ba? Nakipaghiwalay na ako kay Brian. Maupo ka muna. Gusto mo ba nang maiinom? Pinuntan ako ng asawa niya sa bahay. Tinakot niya ako na kapag hindi ko daw tinigilan ang asawa niya, idedemanda niya daw ako. Ayan na nga ba yung sinasabi ko eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ayaw mong makinig sa akin. Masyado ako naniwala sa lahat ng pangako sa akin ni Brian. Tapos, nung pinapili siya ng asawa niya, kulang na lang halika niya yung panang misis niya para patawarin lang siya. Napaka-martyr ko, Rose. Naging parausan lang ako ng lalaking yun. Masyado akong umasa na ako ang pipiliin niya at hindi ang asawa niya. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Pero sana, sa pagkakamali mong ito, matuto ka na. Hindi sa lahat ng oras, puso ang sinusunod. Matuto ka rin pahinggan ang sinasabi ng isip mo.